Bueno, Higala, kumusta? Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Muli niyo rin ko, Barbaring District, inyong magkasama sa isang pag-aral at ating tuklasin at ating talakayin, mga kapatid, ang aral ng Katoliko na ito ay ipinagbawal sa Biblia o salita ng Diyos. Anong aral ito? Ito ang aral ng Katoliko na kanilang kanilang aral tungkol ito sa mga larawan na ayon sa kanilang mga pahayag umano ay hindi daw nila umano sinamba ang larawan. Yan ang sabi at yan ang mga rason palusot ng mga Katoliko, mga kapatid. Sabi nila, hindi namin yan dinasalan. Sabi nila, hindi namin yan sinamba. At ngayon, ating sagutin niya, mga kapatid, sapagkat sa utos ng Diyos, pinagbawal talaga ang larawan na inanyuan sa hayop man o sa tao. Bawal ang pag-ikot, ang pagluhod, bawal ang pagsamba sa mga larawan. Yan ang nakasulat sa Biblia at inyong binasa, mga kapatid, sa nakaraang mga bibig. Ngayon, sa pagkakataon, nito, mga kapatid, ating basahin ang ilan sa mga aklat sa simbahang Katoliko na talagang official nila na inaamin nila, mga kapatid, na sinamba nila o dinasala nila ang mga larawan, mga kapatid. Dito sa aklat, yan, aking ipakita, mga kapatid, ito ang aklat na ito. Dito sa pahina 24, ito ang ating labas. Ang larawan sa Santo Niño, ito, mga kapatid, ay sigurado ito. Ang larawan sa Santo Niño, sa Sugbo, na Bantog, Cebu, Kabisayan, kini, nasa dito, kini labing karaan o halandon na larawan sa Pilipinas, gidala ng Nini Magallanes sa tuig 1521 o gibutang sa altars, kumunyag sa unang magkristyanos dini sa Pilipinas, ang hari sa Reyna Sugbo. Sa pagbiya sa Makatsila, ang larawan, kining larawan, ginangampuan. So, ang larawan sa simbahang Katoliko, yung mga kanilang mga larawan, mayroon iba't ibang mukha, mga kapatid, na nakalagay sila mga altar o sila mga simbahan. Sabi dito, ginaampuan, dinasalan. Ibig sabihin, ang official pala na turo ng simbahang Katoliko, ang kanilang mga larawan o rituto, kanila yung dinasalan. Kanila, sa Cebuano, giampuan nila. Yan po ang unang ebidensya. Ngayon, sa pangalawang ebidensya, mga kapatid, dito sa isang aklat na naman tayo. Ito po, mga kapatid, kung mayroon po kayo nito, masahin niyo po. Yan. Dito sa pahina page 30 and page 49, ang kahoy, ginawa nilang larawan at nagluhog sila sa larawan. Ibig sabihin, yung larawan na galing sa kahoy ayon sa aklat, mga kapatid, ay kanilang niluhuran at dinasalan. Kaya malinaw na ito ay ito ay turo sa simbahang Katoliko na yung mga larawan nila, yung mga rebulto nila, ay kanina talaga dinasalan, iampuan nila, mga kapatid. At ipinagbawal yan sa Biblia, ipinagbawal yan sa Diyos. At sa iba na namang aklat, mga kapatid, sinamba, talagang sinamba o gisimba nila ang larawan. Ito,
Marasayan ko sa inyo mga kapatid itong naturang aklat na nasabi dito mga kapatid, sinamba nila ang naturang larawan. Malinaw ang mga aklat na ating binasa at yung mga aklat ayon galing po yan sa Roman Catholic Church na ating nabili mga kapatid sa halagang 50. At yan ang isa sa mga ebidensya na talagang yung mga rebulto o mga larawan nila kanilang binasala at sinamba nila yan. Pero sa Biblia, ipinagbawal po yan sa utos ng Diyos. Kaya kung ating tingnan yung 10 utos ng Diyos sa Biblia at ang 10 utos ng Roman Catholic Church ay magkaiba na. Ha? Yung utos ng Diyos, pinalitan ng Roman Catholic Church. Mayroon din 10 utos sa Roman Catholic Church, pero yung ibang utos ay hindi na galing sa Diyos, galing na sa tao, mga kapatid. Kaya sabi ni Kristo sa Marcos Kapitulo 7:6, Matthew 15:6, na walang kabuluhan ang pagsamba kapag ang aral o doktrina ay galing sa tao. Maraming salamat po yung lingkod, Baduari Miserel, ang Diyos magpapanalangin, glory to God.